At kaugnay ng balitang yan, mga kapuso, hingi tayo ng update sa galaw ng transportasyon sa Ilocos Sur ngayong araw. Nagatutok live si Ivy Hernando. Ivy, kumusta dyan? CJ, tuloy ang pasada. Yan ang pahayag ng mga transport group dito sa Ilocos Sur sa kabila ng malawakang tigil pasada ngayong araw sa bansa na sinasabayan din ng kilos protesta. Bahagi ito ng pagkondena at pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero wala raw dapat ipangamba ang mga commuter. Hindi man sasama sa strike, kaisa raw ang mga miyembro ng PUVs sa pinaglalaban ng ibang transport group. Batid raw nila ang kahalagahan ng modernization program, pero hindi raw ito kakayanin bilhin ng mga operators. May mga modernized jeepneys na sa lalawigan, pero higit 67 pa ang traditional PUVs. Ngunit nasa magandang kondisyon pa naman daw ang mga ito. Ayon sa pamunuan ng isang PUV transport group, kapag umabot na sa 13 years ang length of service ng PUV, ay saka lamang ito papalitan. Sa ngayon, tatlo pa lamang traditional PUVs ang nagpalit na ng modernized jeepney. CJ, ayon sa Komite ng Transportasyon sa Lalawigan, nasa 4th revision ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Ito ay isang requirement ng DOTR at LTFRB para makapag-loan. Ibig sabihin, katuwang umano ng mga kooperatiba ang gobyerno para hindi pasanin ang buong halaga ng mga makabagong jeepneys. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando.